Magandang araw! Ako po si Sir Ariel, ang IELTS lover ng EdTech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uunlad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICTS Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng IELTS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga IELTS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd computerization program to all IELTS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of Open Educational Resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the ETUlay free online tutorial and mobile ETUlay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our IELTS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May IELTS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw mga ka-ETUlay, ako ang inyong Tutor Mad. Handa na ba kayo sa kapanapanabig at kabang-abang na ETUlay Summer Camp? Tara na at umpisa na natin! Mga guro at magulang, ating pagtulungan, kabataan ay turuan natin. Kahit na nasa tahanan, pag-aaral ay tutukan, oras at kasanayan ay ilaan. Sulong edukalidad, bago man ang panahon, ipagpatuloy ating layunin, patatagin ang edukasyon. ETUlay ang gabay sa pagkatuto, ETUlay edukasyon itatawid sa iyo, ETUlay paaralan nilalayo sa iyo, ETUlay sa makabagong panahon, ETUlay para sa kabataang Pilipino. Kayo ba'y may katanungan at hindi maunawaan? Kami ang gabay at tulay na magtuturo sa'yo sa tulong ng teknolohiya at maging ng social media. Paaralan ay kusang lalapit sa'yo. Sulong edukalidad, supuin maling impormasyon, katotohanan ating ituro, paunlarin ang edukasyon. ETUlay ang gabay sa pagkatuto, ETUlay edukasyon itatawid sa iyo, ETUlay paaralan nilalayo sa iyo, ETUlay sa makabagong panahon, ETUlay para sa kabataang Pilipino. ETUlay gabay sa pagkatuto, ETUlay edukasyon itatawid sa iyo, ETUlay paaralan di lalayo sa iyo, ETUlay sa makabagong panahon, ETUlay para sa kabataang Pilipino, ETUlay, ETUlay sa kabataang ETUlay Summer Camp, ETUlay, ETUlay sa kabataang kabataang Pilipino.
Yes, hello, good morning everyone, mga ating mga travel learners. Magandang umaga sa inyong lahat. Napaka-special ng araw na ito sa kabila ng, alam mo na. Ano yun? Pero bago ang lahat, ha, babati muna tayo sa ating mga online travel learners. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Nagpakita na si Haring Araw, kaya naman alam kong napakasaya ng mga naglalaba dyan dahil sigurado okay ang kanilang pagsasampay. Good morning, Camper Jester! Magandang morning, Camper Avil, at nabanggit mo nga si Haring Araw. Actually, ipinasok ko siya dito sa studio ng ating traveler. Ito si Haring Araw, katabi ko ngayon. Hindi lang isa, kundi dalawa pa, di ba? Anyway, ano ba inaasahan natin ngayong araw na ito, Camper Avil? Yun, syempre inaasahan natin na makakasama nating makikipagkwentuhan at maglalakbay ang ating mga kwensaya tutors na si Tutor Xiao at si Tutor RJ. Ayan. At ano nga pala yung balita muna natin na medyo syempre hindi natin inasahan kasi dahil sa sobrang busy din ng ating mga bisita this morning. Alright, so magkakaroon tayo ng rescheduling ng ating mga bisita. Kagaya ng ating presidential spokesperson, ang ating kagalang-galang na Harry Roque, Secretary Harry Roque. Makakasama natin, hopefully by next week dahil meron silang mahalagang gagawin para sa araw na ito, para sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas. Camper of Pilipinas, diba? Abang-abang mangyayari next week. Kaya huwag na malulungkot yung ating mga travel learners na talagang nag-abang kay Secretary Harry Roque dahil kami ang magbibigay saya sa ating paglalakbay sa dalawang lugar. Hindi naman pala dalawa, no? Parang tatlo, apat pa na lugar na ating kapatsyonan dito sa ating travel learn. Pero bago ang lahat, batiin ko lang muna ang ating mga kasamang online travel learners, sila Tutor Tristan Jap, sila Hello. Jersey, good morning, ganun din, watching from DepEd Cagayan, magandang umaga, kila Galag Aguila, kay Heavenly Heart Tanghian, Evelyn R. De Jesus from Davao Oriental, kila from Davao City naman si Heart. Ganun din, batiin natin sila, Maria Priscilla De Pedro, magandang umaga, at si Rich Crisel Ayuba. Ikaw naman bumate, Camper Jester. Nariyan din, Camper Avil, si Miriam Gilaran Kalunsad, nariyan si Shaima, si, syempre, si Kuya Tutor RJ, at syempre, andami, si Kuya Joshua Pasyon, mula dyan sa SDO Cagayan Region 2. Maraming salamat at sa lahat ng ating mga nanonood mula Luzon, Visayas at Mindanao at hindi lang Pilipinas, maging buong mundo. Magandang morning at maraming salamat po. At happy birthday po sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Kasi bilang happy na rin ang ating tutor na si Tutor Arlene at si Tutor Agnes, maging ang ating kasamahan dati na si Tutor Angel. Happy birthday po. Happy birthday sa lahat po na mga nagbe-birthday. At batiin din natin si Tutor Carl from Bataan. Hello. Si Maria Ines Wico Dayanco watching from Davao de Oro. Magandang umaga. At si Elpa Sikap from Heart Ramon Central School at from Pasig City. Si Facebook user, wala siyang name. Happy travel daw. At pahabol din si Tutor Wax at saka si Tutor Mil. Magandang morning sa lahat, sa inyong lahat-lahat. Si Ma'am Cecil din, magandang umaga. Good morning po. Okay, ano ba, so, Camper of Hill? Handa ka na ba mag-travel this morning, Camper Jester? Aba, ako pa. Handang-handa lagi. Ang mga bata, lagalag kaya naman. Lagalag gala Kaya naman, mamasyal na tayo sa una nating papasyalan. Kasama, of course, ang kwensaya tutor, si Tutor Xiao. Take it away, Direct Joy. Hey, what's up, travel learners? It's me, Teacher Xiao, at andito ako ngayon sa aking bayang sinilangan, ang bayan ng Louisiana. Ating tuklasin ang kasaysayan, kultura, produkto, at pasyalan dito sa bayan ng Louisiana. Hali, parini! Thank you.
Lumipas ang panahon sa pagpapalit-palit ng mga namumuno ay nagkaisip ang mga naninirahan dito na bigyan ng bagong pangalan ang kanilang bayan. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa mag-asawang Don Luis Bernardo at Ana Bernardo, pinagkaisahan ng mga taong bayan na kunin ang unang pangalan ng mag-asawa na siyang pinangalanan at pinagdugtong para maging pangalan ng bayan, kung kaya't ang naging pangalan ng bayan ay Luisiana. Ang Luisiana ang katapusang bayan sa lalawigan ng Laguna sa Dulong Silangan. Ito ay nasa hangganan ng Quezon. Ang Luisiana ay napapaligiran sa silangan ng bayan ng Sampaloc, Quezon, sa dakong hilaga ng bayan ng Lokban, Quezon. Sa timog ay ang mga bayan ng Cavinti at Pagsanghan, at sa dakong kanluran ay mga bayan ng Magdalena at Mahayhay. We'll be right back.
kilala ang bayan ng Louisiana sa paglalala ng pandan. Ang mga produktong mula sa pandan ay iniluluwas sa mga bayan maging sa ibang panig ng mundo. Bukod sa mga pagkain, tao at lugar na mamamalas sa bayan ng Louisiana, titik din ito sa iba't ibang produkto ng pandan tulad ng balulang. Alam nyo ba na kinikilala ang bayan ng Louisiana dahil sa paglalala ng iba't ibang produkto mula sa pandan? Ito rin ang pangunahing kabuhayan ng karamihan sa mamamayan ng Louisiana. Paano ba nabubuo ang iba't ibang produkto mula sa pandan gaya ng balulang o mas kilala sa bayong? Tara na at tunghayan natin ang proseso ng paglalala. Tunay nga na ang paglalala ng pandan ay bahagi ng kasaysayan ng bayan ng Louisiana.
Maraming salamat sa pagsama sa paglalakbay dito sa TraveLearn. Hanggang sa muli, paalam! Yes naman, that was, yun naman, Camper of Hill, ang ganda ng lugar na nabibilangan ni Quensaya Tutor. So I was really amazed sa ganda at galing ng kanilang lugar, hindi ba? Yes, maraming salamat kay Tutor Shao ha, sa pagpapasyal sa atin virtually sa kanilang lugar, sa kanyang bayan, ang Louisiana, Laguna. At dahil dyan, Travel Learners, makakasama natin live na live mula sa Laguna ang ating Tutor Shao Velus Avalencia. Tutor Shao, pasok. Good morning! Good morning! Hello! Isang magandang morning sa inyong lahat dyan. Ayun. Na-stress ka ba sa pagpapashell sa amin para magawa ang video mo kanina? Buti nga na-shoot ko na siya bago mag-ECQ. Yes, oo. So, Tutor Shao, medyo kunto tayo ng konti. Pinakita mo yung mga magagandang tourist spots like yung mga falls sa inyo, pati yung mga masarap na produkto. Ikaw personally, ano yung pinaka-paborito mong produkto na meron ang inyong bayan na talagang pagmamalaki mo sa amin? Teka lang, lumakas yung ulan. Hindi ko marinig. Okay, sorry. Okay lang. No problem. Anyway, Camper of Hill, ano, bukod sa naipakitang falls ni Tutor Shao kanina, alam naman natin na ang Laguna ay talagang kilala sa mga magagandang places or tanawin. At yan nga ay ang tinatawag nating, tama ba, Hulugan Falls, ano? Ayan. So, ito yung favorite kong produkto kasi ako mismo gumawa. Oh. Wow. Ito yung nilala ko dun sa video. Ito yung ginawa. Yan mismo yung product. Oo. Medyo nag-iba lang ng kulay. Yes, oo. Oh, ang tawag yata dyan, bayong, tama ba? Oo. Pero yung bayong usually, yung talagang mas malaki kasi yeah, yung ginagamit pupunta sa palengke. Sorry, medyo mahina yung signal kasi umuulan. Okay lang. Anyway, approve, continue tayo. Oo. Well, Tutor Shao, bukod dyan sa mga ginagawa ninyong bayong, napasyal mo rin kami sa falls kanina. So, ano nga ba yung ano doon? Kumbaga, magbigay ka nga ng konting story doon sa falls na yun. Next story sa falls, eh, no? May konsepto ba yung falls na yun? Bakit ganun ang pangalan niya? Hindi ko alam masyado kung bakit ganun yung pangalan niya. Kasi hindi naman siya agad nakita. Parang sa pagkakaalam ko, mga 2010 na lang siya na-discover. Parang na-discover ata siya ng magsasaka. Kasi, syempre, kung dati na yun alam, di sana pinupuntahan na agad. So, narinig-rinig ko lang siya nung mga nakikita kong post. Alam nyo, kung gusto nyong pumunta doon, kailangan medyo okay kayo sa pataas at sa pababa na paglalakad. Kasi, kapag nakita nyo yung, ano, yung falls, sobrang taas niya. Napaka-majestic niya pag tinignan mo talaga siya ng personal. So, ang lawak din nung ganun niya, lalo na kapag ka medyo ano, yung patak ng tubig. Pero promise, sobrang taas niya kapag tinignan mo siya ng personal. Okay. Pero Tutor Shao, ano nga ba yung pinakamasarap na pagkain o produkto ng Louisiana na pagmamalaki mo sa amin? Actually, marami kaming kahanin na ano na ino-offer. So, ang pinaka ano namin ngayon so far, kasi yun talaga yung pag magbibiyahe ka, nasa mga tabing daan lang, yung special bibingka. Ando naman siya doon sa picture, sa video, kung na nasa tabing, kasi pag babiyahe kayo dito sa amin, maraming station na gano'n ng pagtitinda ng bibingka. Ang daming gano'n doon. So meron din kami nung tableya na parang choco talaga siya na ginawa dito sa Louisiana. Meron din kaming browas. Kumbaga, para siyang tinapay. Para siyang puti. And then, may mga kalamay din kami kung tawagin. Meron pa nga kami mga parang, yung pagbabanding tawag ay kalamayan. So, halimbawa, magkwentuhan kayo. Ang term sa amin ng kwentuhan ay ustingan. Halimbawa, okay, tara, ustingan tayo. So, habang nag-uusting, gumagawa din kayo ng kalamay. So, parang yung tradition dati na parang, magkikita-kita, magbabanding-banding kasi hindi naman masyadong uso ang internet. Kasi medyo ano kami, bundok. Kaya yung ginagawang banding ay paggagawa ng kalamay.
Ayun. Thank you so much, Tutor Shaw. At the same time. O, nagtatrabaho at the same time, nagkakwentuhan na din. Maraming ayun. Salamat. Ang dami-dami nating online travel learners na comment dito na sobrang ganda ng lugar ng Bayan Louisiana. Sila Eros, ganun din ang sinabi nila Carl Patrick. Minamay na agad ni Tutor RJ ang bayong. Nagmay na rin si Tutor Joy at si Tutor Carl Patrick. Ang dami nagmay ng bayong, di ba? Maganda ko nga na kay ano ha? Kay Tutor Bell mula dyan sa Manila. Good morning. Yes, hello. Good morning din. At ang dami-dami rin mga nagsasabi na bibingka daw ang paborito nila. Yan sila Gallagher at yung iba pa nating mga kasamang online. Sabi ni Carl Patrick, Tutor Carl, parang gusto pong bumisita kila Tutor Shaw. Nais niya raw magtungo. Naming magtungo. Oh, tara po, sir. At si Tutor, again, says yung na ACQ, at pwede naman yan. Yes, at gusto niya din magpaturo ano kung paano daw maglala ng ganyan. Oo, so, maglala. Once matapos na ang ECQ, pupuntahan natin ang lugar ni Tutor Shaw at tayo ay maglalala. Yeah. At bago natin pakawalan ng Chester, ang ating Tutor Shaw, ang ating kwensa ya Tutor Shaw, mag-promote ka muna Tutor Shaw ng kung saan ka matatagpuan ng ating mga travel learners, kung anong oras at kung kailan ka mapapanood sa ating DepEd online tutorial ETUlay. At of course, syempre, sa papalapit ng muling pag-ere ng ating mga episodes sa DepEd TV. Okay, Tutor Shaw, take it away muna. Please invite them. Mag-invite ka muna, Tutor. Ano? Okay, invite mo muna sila kung saan kanila mapapanood sa DepEd TV at sa... Ayan. So, hello everyone. Ako po si Tutor Shaw. Mapapanood niyo po ako sa Kwensaya. Kasama ko po si Tutor RJ. So, maraming salamat sa patuloy niyong pakikiusa sa ETUlay sa lahat ng session. Maraming salamat po. And Tutor Shaw, anong grade ka sa DepEd TV ulit? Anong grade level ka nila mapapanood? Medyo malakas ang ulan na sa kanila. Anyway, mapapanood natin din si Tutor Shaw sa IBC 13 at sa lahat ng cable GMA, providers ng GMA, yes. Affordbox at sa lahat ng cable na kasapi ng ating DepEd TV. At yan nga, mapapanood natin ng iba't ibang learning sa ating DepEd TV. Malapit na magbukas ang ating bagong school year. Pero kahit bakasyon, tuloy-tuloy pa rin tuloy-tuloy ang DepEd ng ating DepEd TV. Yes. Okay, maraming salamat, Tutor Shaw. Thank you. Thank you. Salamat. Okay. Come for yes. Oo, come for Appeal. Kumpletuhin na ba natin ang mga Kwensaya Tutors? Siyempre, kung kanina nakasama natin si Kwensaya Tutor Shaw, ngayon naman, isa ding Kwensaya Tutor makakasama natin. At ililibot niya tayo doon sa ASEAN countries. Ano ba yung mga ASEAN countries? Ano ba yung mga bansa na kinabibilangan ng ASEAN countries, Camper of Hill? Nariyan ang tinatawag nating Indonesia. Maging Malaysia, ang ating bansang Pilipinas, ang Singapore at Thailand. At pili doon sa mga nabanggit ang kanyang pupuntahan. Yan, ang kanyang ilan sa mga ibibida ngayong umaga, Camper of Hill. Kaya naman, Direct Joy, pastor natin ang ating Kwensaya Tutor, si Tutor RJ, live na live from Pampanga. Pampanga! McHenry, magandang morning. Maayap aabok. Aabok po yun. Sa po magandang umaga po sa ating lahat. Visayas at Mindanao, maayap aabok po ito sa Pampanga. Good morning, Tutor RJ. Maraming salamat sa pagbisita sa ating TraveLearn ETUlay ang Saya program dito sa DepEd Online Tutorial. At katulad na sinabi kanina ni Camper Jester, ay ipapasyal mo kami sa iba't ibang bansa na napuntahan mo dito sa Asia, sa kontinente na Asia. Tama ba? Yes po, ibabahagi ko po yung kaunting karanasan ko dun sa mga bansang napuntahan ko. Piling bansa po dito sa Asia. Okay, so kaya naman, Tutor Direct Joy, let me share my screen at magkukwentuhan kaming tatlo nila Camper Jester at ni Tutor RJ. Wow, may isang bata ako nakikita ngayon. Yes. Sino kaya itong bata? Kwento nga daw natin to, Tutor RJ. Go ahead. Ayan po, dahil po mahilig po ako sa isang kwento, gagawin po natin isang kwento itong paglalakbay. Ngayon po, manood, makinig
At at the same time po, tayo po ay maglalakbay. Ngayon po, umpisa na natin yung isang kwento tungkol sa isang bata. Isang bata na harap na makasakay sa anong bata tayo mag-kids. Pag nakakatayo ng mga aeroplano sa taas, tayo ay sumisigaw na para bang nalilinig tayo. Pero pag nalakas sumakita tayo sa aeroplano, wala tayong nalilinig kung hindi lang yung mga kasamahan natin. Diba? Natin yung mga aeroplano. Kaya, noong bata ako, pinangarap ko, noong bata pa yan, pinangarap niya makasakay ng aeroplano. Kaya tayo, mga kabataan, mangarap tayo. At doon sa pangarap natin, kailangan abutin natin ang bawat pangarap natin. Gumawa tayo ng mga paraan para abot natin ang ating mga pangarap. Sige po, kaya ito na ang susunod mangyayari. Ayan, ano kaya ang susunod mangyayari? Unti-unting naabot ang pangarap ni RJ, yung very excited siya na makabili ng maleta at ilalagay sa doon ang kanyang mga damit, yung kanyang mga gamit papunta doon sa airport. Ay, dahil first time niyang makasakay ng aeroplano, very excited siya na yung talagang during first time kong makasakay ng aeroplano, talagang formal pa yung sinusot ko. Nakakala ko noon, bawal ang nakachinelas. Pero, pwede po ang nakachinelas lang ko, or tapos aeroplano. Pero mas mainap kung nakasakos po tayo. Saan ka ang unang bansa na mapupuntahan ni Tutor RJ? Ito ang kasunod. Ayan, nalapit na. Nakikita ko na yung aking pangarap na aeroplano. Papalapit na ako doon sa aeroplano. Ayan, di ba? Kaya tayo papunta doon sa aeroplano. Malapit na ako doon sa aking pangarap. Kaya, eto na. Ayan. Andyan na ako sa loob ng aeroplano. Para sa aeroplano, gusto ko doon ako sa pinambintana. Uy. Dahil ako nakikita ang ulap at mga kung ano man yung nasa ilalim. Pero kasi noong first time ko makasakay sa aeroplano, kaya puro ilang, wala akong makita. Nang pero siyempre kapag tayo ay magpapabong ng plano, hindi kay pay extra bayad kung pipili ka ng iyong upuan. Pero swertihan na lang kung nandoon ka sa tabi ng bintana. Ito na ang kasunod. Ayan, ito yung unang bansa na napuntahan namin, ang Vietnam. Sa Vietnam, ito po ang tinatawag nilang pera. Sa Vietnam po, parang maging milyonaryo ka na sa Vietnam. Dahil po yung pera nila ay maraming zero. Pero konti po yung halaga niya, parang lang po talagang zero. Do, ang tawag sa pera nila doon sa kanilang yung currency nila, Tama ka, si Tutor RJ ay nakakasalukuyan lamang na medyo lag, pero tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan sa kanya. Kanina, pinakita niya ang kanyang pagpasok or pagsakay doon sa aeroplano, hindi ba? Camper of Hill. I-refresh lamang ni Camper or ni Tutor RJ ang kanyang browser para makapasok uli sa atin. Okay. So, kita natin yung eagerness ng isang batang RJ para matupad yung kanyang pangarap. Ganun ka rin ba, Camper of Hill? Nung ikaw ba ay muspus pa lamang, nangangarap ka para, makapunta rin ako sa Amerika, makapunta rin ako sa Japan, makapunta rin ako kahit dito lamang sa sarili nating bansa, malibot natin di ba? Malaking bagay na yon. Actually, medyo gala talaga ako, Camper Jester, no? So, nung bata talaga ako, parang, alam mo yung gusto kong na pumupunta sa iba't ibang lugar. And fortunately naman na alam mo yun na, from one place to another, nakakapasyal-pasyal din, lalo na nung mga panahon na yun. Kasi, may family kami sa Cavite, so nakapunta na Cavite, parang ganyan. Tapos may family ka sa Bataan, nakapunta ka ng Bataan. That time kasi nag-stay pa kami sa Manila. So, nakaka-travel naman mga panahon na yun.
sobrang swerte lang kasi sobrang mura pa ng pamasahe. Pero ngayon kasi pag magta-travel ka, parang kailangan mo talaga ng budget na eh, no? Pero ganun pa man. Expensive talaga. Oo, dahil pandemic din naman, bawal muna lumabas. Kaya kami muna ang bahala sa inyo mga travel learners. Pero katulad ng pinaliwanag mo kanina, si Tutor RJ mula sa kanyang pangarap, talaga yes. naman tinupad niya, di ba? Sumakay siya sa kanyang, sumakay siya sa eroplano. And reminder nga pala, speaking of eroplano, meron talaga kasi tayo mga seating arrangement dyan. So hindi ka pa pwedeng basta-basta lang na gusto mo maupo sa tabi ng bintana pero hindi ka doon naka-assign, hindi ka pwedeng maupo doon. At dahil nagbalik niya si Tutor RJ, kwensayahan muna kami ulit ng ating paglalakbay. Tutor RJ? Ayan po, ako po ay nagbabalik. Okay na po ba yung audio ko, Camper Abigail at Chester? Medyo lag pa rin, pero try natin ng konti, ano, Camper or Tutor RJ. Come on, uy, may pagkain dito. Parang nakikita ko, gata ba yan? May halong ginata. Hindi po siya gad. Hindi po siya ano gad. Parang actually, hindi ko yung pagkain kasi mayroon laging mga dahon-dahon. Kaya pinakita lang yung unang pagkain na tinutman namin sa Vietnam na ayoko, hindi ko matubos yan. Iba pa rin talaga yung mga pagkain Pinoy. Ayan po. Yeah. Okay, so ano pala, no? More on, parang mga dahon, may mga dahon-dahon talaga sa Vietnam. Ito, tama siya, Tutor RJ? Yeah. Sa Vietnam food. Opo. Vietnamese so, food. Cuisine doon. Okay. Ayan, saan na ito? Ayan po. Sa Mekong River na po yan sa Vietnam. Hindi daw makukompleto ang ating paglalakbay sa Vietnam kung hindi tayo sakay doon sa mga bangkanya at makasakay doon sa kanilang tinatawag na sombrero. Ngayon po, kaya isa rin po yan sa masayang experience namin sa paglalakbay sa Vietnam at sa Mekong River po yan. Okay, so ito yung tinatawag na parang floating market ba ito na tinatawag? Yes. Pero kung mapipinan dyan? Po yung floating market, makikita natin yan sa napakaraming mga nagtitinda. Mm-hmm. Okay, next natin. Kanyang mga magulang daw, Camper Jester. Wow, foreigner din ang kanyang mga mommy at daddy. Yeah, may kwento dyan eh. Anong kwento dyan? Anong kwento RJ? Behind that? Ayan po, kasi merong doon na paglalakbay natin sa experience natin sa Mekong River, meron tayo nakakamit, nakikita natin yung mga ibang nationality po na kakasalin natin at kukwentuhan. Do hindi ay ganun galing sa ES, tinatry natin makipag-usap sa nila. Well, siguro kasi no, Camper Jester, Tutor RJ, yeah. Isa sa mga talagang dapat mong gagawin kapag nagta-travel ka, especially kapag hindi naman solo traveler or joiner na tinatawag, is makipag-usap ka talaga sa mga kapwa mo traveler din kasi you learn things from them. Tapos magkakaroon kayo ng exchange of cultures. Kasi yes. Parang boring din naman ang pamamasyal mo kung hindi kayo maghahanap ng kaibigan or kakwentuhan. Parang ganun. Yun. Next natin, si Tutor RJ ay nagkakaroon lang ng konting technical problem, Camper Jester. Kaya okay. Medyo naglalag din siya. Tatry natin i-play ang kanyang PowerPoint. On your end ba, Camper Avhil? Yes, tama. Babalik siya, ano. Gaya ng anong nabanggit mo kanina, ano, hindi naman masama na magkaroon or makipag-bonding sa mga hindi mo kakilala. Kumbaga, kikilatisin mo din naman on your end ang mga tao makakasama mo. And I guess for sure, iisa din naman ang layunin ninyo na makalibot sa isang lugar na inyong pupuntahan. Kaya wala naman sigurong masamang intention sa'yo yung makakasama mo. Kaya nga, usong-usong ngayon sa Facebook, di ba, Camper Avhil, yung mga parang backpacker of the Philippines, mga joiner. Yes, mga joiner yan. Yes. O ba ay nakapag-joiner na din? Yan, mga joiner. Sa puro joiner kasi ano, alam mo yung tipong solo traveler ka lang talaga. I mean, most of the time, parang na-excite ako pag ganun. You get to know other people kasi and you get to meet new friends. So sa isang banda, maganda rin naman. Pero ang kinaganda siguro nun is kapag nagta-travel ka, alam mo yung wala mo na pakilamanan, sarili mo to, para ganun. So, ikaw bahala ko saan mo gusto pumunta. Yes, that is correct. Ayan, may mga comment. Lugar. O hindi lamang lugar ang iyong
makikilala o mapupuntahan, pati yung mga tao na makakasama mo all throughout your journey sa iyong pagta-travel. Kaya naman, ito, may mga comment tayo, Camper of Hill. Mula sabi kay Al Chris. Yes, go ahead, Camper of Hill. Yun nga, sabi ni Al Chris kanina, kwentuhan mo naman po kami, Tutor RJ. Ayan, nagkukwento nga siya, kaso nga lang, nagkaroon lang ng konting problema in terms of the internet connection. Al Chris, siya yung kasama nating travel learner last week. Last week. At si Princess naman, sabi niya, gusto ko po pumunta ng Korea para po makita ko yung cousin ko kasi po doon sila nakatira, kaso lang po may COVID. Oo nga, anak. Pero for now, pahinga muna tayo sa mga kanya-kanyang bio, stay at home at stay safe lang muna tayo. And ayan, sabi din nila Rhymer, tiga Kuwait daw siya. Tiga Kuwait pala si Rhymer Faith. Wow, no, layo man talaga, international. Oo, no? Hello, Rhymer. Ayan, magandang. Ano ba yung mga, Rhymer, ano ba mga food meron dyan sa Kuwait na may pagmamalaki ninyo? Ayan. Yummy daw, ayon kay Erin. At syempre, ayon naman kay ano, kanina pa ba galing, kay Iros, kay Princess, sana matapos na daw ang pandemic para makasakay po kami ng airplane ng mga kapatid ko papunta sa Leyte or Leyte, ayon kay Annie Fernandez. Ayan, yeah. Eto, tingnan natin. Camper okay na ba yung si Camper RJ? Yes, I guess. Yan. Hello, welcome back, Tutor RJ. Meron tayo nakikita sa ating screen. Isang flag ba ito, Camper of Hill? Mayroong dalawang red mula sa itaas at sa ibabang bahagi at sa gitna ay asul. So ito na ba yung bansa o lugar na susunod na i-showcase ng ating Tutor RJ? Yes, okay, Tutor RJ. Hello, Tutor Jessica. Pasama daw siya pag may joiners. Oy, siyempre naman. Oy, balita ako. Camper of Hill, ano? Sana matapos na ang ECQ, ano, para, kumbaga, alam mo yung lugar na Davao? Gusto ko yung mapuntahan talaga, eh. Ayan niya. Gusto ko talaga mapuntahan yon. Ikaw ba? Willing ka bang sumama sa akin kapag ako ay pumunta sa Davao? Basta ba all expense paid? Bakit hindi? Hindi, oo naman. Bakit hindi, diba? Isang karangalan na makasama ang aking travel buddy, travel camper, jester, syempre, no? Ngayon pa nga lang virtual, nag-e-enjoy na akong kasama ka. What more pa? Pag magkasama talaga tayong maglalakbay. At dahil dyan, ito nga ay bansang Thailand. Yan. Wow, alam mo yan, Camper of Hill. Kasi Viviano, mahilig si Camper of Hill sa mga Thailand telenovela. Tama ba? Yes, Thailand series. Yes. Thailand series. Yeah, tapos pinag-aaralan ko na rin yung Thailand culture ng konti. Dahil sa Wadika, yung ba yan? Sa Wadika, Kapkun ka. Yan yung mga ganyan. Kasi nga, masyado ko nag-i-enjoy sa mga kanilang series and everything. And, yan. Hindi ko alam kung anong kwento ni RJ dito. Pero ito yung mga parang surgery. Hospital or surgery clinic sa Thailand. So kasi parang kung hindi ko nagkakamali, ano, meron tayong nababasa sa Facebook na ang bansa o lugar na Thailand ang isa sa mga dinarayo ng mga Pilipino, ng ilang mga foreigner din para mapaganda pa yung kanilang hugis, ang kanilang ganda ng kanilang mga skin. Ayan, more on that note, kasama uli natin si Camper or Tutor RJ para ipaliwanag sa akin ano ba ang larawan na ito mismo. Yes po. Okay na ba ang audio ko, Sir Jess? Yes, very clear. Yes, naka-cellphone na po ako. Ayan. Paliwanag ko lang po sa mga nanonood ngayon na hindi po ako nagpagawa ng alinman dyan sa dyan sa Thailand. Na po. Since nalaman natin sa Thailand, doon nagpapaayos karamihan ng mga tao. Parang nag-curious lang tayo kung ano ba yung mga, paano ba yung paraan nila kung paano inaayos yung katawan ng mga tao. Ganon, dito sa pinuntahan ko dito, nose augmentation po ang inaayos nila dito. More on dun sa ilong. Tapos, hindi naman talaga matangos ang aking ilong. Kaya nag-curious ako paano ba nila gagawin. Pero, nung pinakita nila sa akin, meron pala silang ipapasok sa ilong. Meron silang ipapasok, parang ano, parang silicone ba yun, mag-form yung ilong natin. Rubberish. Kala ko kasi dati, parang gagawin lang clay, parang aayusin yung clay o base sa forma ng gusto mo. Pero wala po tayong, hindi po tayo against dun sa mga kaibigan natin, kasamahan natin.
na nagpapaayos at nagpapaganda ng health nilang sarili. At dito po, nag-curious lang po ako kung ano yung mga prosesong ginagawa nila sa Thailand. Ayun. Thank you so much, Tutor RJ. Tama naman nga. So we're not against po ah, kasi meron naman tayong discretion kung gusto mong magpaayos or feeling mo hindi ka pa masyadong komportable sa itsura mo, ng ilong mo, ng mata mo, or bahala ka po. It's your decision. Pero ganun pa man, sabi naman ni Tutor Jessica, natural lang akong maganda. Tutor Jessica, wow. Natural lang daw, Doc RJ. Dinagdagan ko lang yung maganda, sabi niya natural lang. Ayan. Next picture natin. Uy. Ayan po, sa Thailand din po yan, dahil mayaman din sa kultura ang Thailand, kamukha ng Pilipinas, hindi rin makukumpleto yung mga temples. Hindi rin makukumpleto ang pagbiyahe natin sa Thailand kung hindi natin mapupuntahan yung mga iba't ibang templo na natagpuan sa Thailand. Ayan po yung mga ilan sa mga temples na pinuntahan natin sa Thailand. Hindi, labas na po yan ng Bangkok, para province na yan sa Thailand. Okay, ang Bangkok natin kasi ang capital ng Thailand, tama ba? Yung pinaka-city, yes, ng Thailand, yes. City, yes. Ayan. Hindi rin makukumpleto ang pag-travel natin sa Thailand kung hindi natin ma-experience ang pagsakay sa mga sa kanilang mga elepante. Ayan po, yung pagsakay namin sa mga elepante. Iikot lang, may nakakatakot lang kasi magalaw po yung mga elepante at saka iba po ang amoy. Pero syempre, yung experience rin yung pinaka-importante. Kaya natin ginagawa. Kaya tayo pumupunta doon sa mga lugar na yan. Talagang dati yung mga elepante, nakikita ko lang sa libro, nakikita ko lang sa mga larawan. Pero ngayon, naging malapit kami or magkasama kami. At sinakay pa ako ng mga napakabait na mga elepante na yan. At makikita mo, merong show din at ipakinakita kung paano sila nagpaparami dyan sa lugar na yan sa Thailand. At nag-share din si Ingros, ha? Tutor RJ at Camper Jester. Sabi niya nakapunta na raw siya sa Thailand. Kaso nga lang masyado pa siyang bata, pinakita lang ng mami niya yung picture nila na nakasakay sila sa elephant at nagpapakain din ng banana sa mga elephants. Oo, no? So mabuti talaga, napakahalaga na meron kang documentation sa mga pinupuntahan mong travel para siguradong mababalikan mo yung mga memories na meron ka doon. Next picture tayo, Tutor RJ. Pero bago tayo Tutor RJ at Camper Avil, kita naman natin na sinasakyan ng mga tao yung elepante. Ano, kung hindi nagkakamali, may mga batas naman na maaari talagang gamitin yung mga doon sa lugar nila, doon sa place ng Thailand, na yung mga elepante ay gamitin for amusement purposes. Ano, kaya inaalaw. Pero dito sa Pilipinas, I guess for sightseeing lamang muna. Ano? Yes po. Yes, po. Dahil maraming mga elepante doon na Thailand. Kaya okay lang po, part po yung ng kanilang parang tourism ng kanilang lugar. Po, tama rin yung tinuran po ni Tutor Advil kanina na talaga kapag pupunta tayo sa mga lugar, kailangan natin magpakuha agad maaari ng mga larawan. Hindi man natin nababalikan yung lugar na yon, pero yung mga magagandang alaala tumatatak doon sa bawat larawan. Kaya ako po talagang kinukuha, nagpapakuha po ako ng mga larawan, pinopost yan, kaya laging napupuno ang cellphone ko at saka laptop. Ayun naman po, kung mapapansin nyo sa likod namin, Tutor Jester at saka Tutor Advil, ano yung makikita nyo dun sa likod namin? May nakita ko mukha. Oo, ugat. Para siyang imahe, di ba? Para siyang imahe. Tapos may mga ugat. Parang yung kalikasan na ang gumawa ng paraan para hindi matabunan yung mukhang yun. Di ba? Napaka makasaysayan din. Ang ganda. Ayan. Mm-hmm. Ang asig ng meaning, no? Tama. Naisip ko lang, ano, marahil yung mukhang yon ang kumbaga parang diwata o nangangalaga sa lugar nila dyan. Hindi ba? Tama. By the way po, yung mga lagi kong kasama dyan, sila yung mga classmates ko noon sa Doctor of Education. Tapos yung isa, professor namin, si Dr. Glenn M. Calagos, na isang dean po sa College of Education dito sa Pampanga State Agricultural University. Ayan po, next, ayan po yung mga templo sa na matatagpuan
sa Thailand. Tingnan niyo yung dating yung batang dating nangangarap ng makasakay ng eroplano at makarating sa ibang bansa. Paunti-unti ay natutupad ang mga pangarap niya. Di ba po? Husay. Yes. Next destination. Next stop. Ito na po yung kasunod natin ay ang Myanmar. Ito yung Myanmar na kailan lang napabalita para merong mga hindi pagkakaintindihan sa bansa niyan. Pero naway ipagpanalangin natin na maging maayos muli ang kanilang mayamang kultura ng bansang Myanmar. Ayan po. Ayan. Napakaraming ginto sa Myanmar. At kung mapapansin nyo dito, parang nakapalda po ako. Yan talaga po yung ganyan talaga yung sinusuot nila, yung traditional costumes po ng mga taga-Myanmar. Kala nila bagong ano ko dyan or may sakit ako dyan, kaya nakasuot po ako dyan. Kailangan, bago ka makapasok po dyan sa temples nilang yan, kailangan wala kang suot sa paa at kailangan hindi ka nakashirt, hindi ka nakapantalon, kailangan ganyan po ang suot mo. Para tela siya, tapos ibabalot mo lang sa bewang natin. Okay. So ano ganun pala no? Yes, ganun yung tradisyon, ika nga yung kultura. Correct. Next natin. Ayan, ayun po, kasama po 'yun sa templo nila. Part po 'yan tapos dun sa likod, kung mapapansin niyo yung unang larawan, parang mayroon daw hibla ng kanilang Buddha doon. Totoong hibla ng buhok ng kanilang Buddha doon sa gintong pagoda nila. Mm-hmm. Next natin. Ito nga po yung nabili kong pagoda noon sa Myanmar. Yung Tuedagon pagoda sa Myanmar. Ayan. Ayan naman po yung nakahigang Buddha nila. Napakalaki po ng Buddha na yan na matatagpuan din sa bansang Myanmar. Okay. Yes. Ayan. Kung mapapansin nyo po sa unang larawan, meron silang para siyang kahoy na ginagawang pino tapos lalagyan nila ng tubig. Tapos po, yun yung kinakaskas nila sa mukha nila. Kung mapapansin nyo po sa batang taga Myanmar, yung nakahit sa mukha niya, yan po yung wood na ginawang pino, nilagyan nila ng tubig para ilagay sa kanilang mukha. Ayan. Ako hindi ko lang naranasan na magpalagay kasi kulang na sa oras. Pero yung makasamahan ko ay naranasan nilang magpalagay sa kanilang mukha. Okay, nice. Next naman. Next ayan destination. Na, ano kayong bansa ito? Tapos na po tayo sa bansang Myanmar at ito na po ang bansang Singapore. Hindi nakaplano ang bansang Singapore sa tour namin, pero nabigyan kami ng pagkakataon. Napakaswerte namin dahil ang eroplano na sinasakyan namin from Yangon, Myanmar ay dumaan muna siya ng Singapore. Wow. Kaya parang layover yun, stopover. Kaya nakapamasyal po kami sa Singapore. Ayan, di ba? Meron kaming layover na 8 hours noon. Kaya nakalibot po kami sa napakaliit na bansang Singapore. Pero mayaman at mayaman sa kanilang mga, sa napakaganda nilang mga, anong tawag doon? Marami silang maipagmamalaki sa kanilang bansa. Dahil sa airport pa lang nila, para na siyang napakalaking mall na kumpleto na yung kanilang airport na maraming malls, maraming kainan, maraming bilihan, napakarami po. Yun po yung kanyang Changi Airport. Dito kasi sa Pampanga, Changi lang, pero sa airport, Changi. Actually, yeah. Yung kumaga pinakasikat din niya na airport sa buong mundo, oh. Hindi ba? Kilalang airport yan dahil sa lawak at ganda ng istruktura ng airport na iyan. Yes. Saka meron talagang trend doon sa loob po ng kanilang airport. Correct. Ayan naman po, syempre hindi makukumpleto ang biyahe natin sa Singapore kung hindi natin makikita ang anong kasing tawag dito, Tutor Abby. Parang ano po yan? Oh, ito ba? Mga bata, Merlion? 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 Merlion. Yan po yung Marina Bay na sana all merong kasama na nasa likod ko, di ba? Sino kayo kumuha ng larawan? Yung mga kasamahan ko po dun sa mga pinakita ko kanina, yung mga classmates ko. Ayan, yun po Marina, sa Marina Bay po yan, yung Merlion na tinatawag po na.
Ayan, oo. So isa kasi sa talagang pinaka-landmark na pag sinabi mong Singapore, ito yung Marina Bay at kailangan may picture ka sa may lion. Kumbaga ito yung katunayan na, kumbaga sa Baguio, dapat dado ka sa lion din. Dito okay. Naman sa Singapore, kailangan meron kang picture sa Marina Bay at nasa likod mo dapat ang may lion. Ayan. Next picture natin. Saka nasa likod mo yung mga dalawang taong magka nagmamahalan. Hero. Yan po, ito rin yung pinakamaganda sa nakita ko, yung tatlong buildings na yan, tapos meron pang nagkoconnect doon sa taas, tapos meron swimming pool doon sa taas. Kaya lang hindi na po kami nakaakyat, baka kasi maiwan kami ng aeroplano at dito na kami tumira sa Singapore. Po. Pero yung magagandang alaala ay talagang binabaon namin. Abangon yes, pa rin namin. Right. Yung mga larawan yan, sila po mismo ang magsasalita ng mga magagandang alaala na pinabawon sa atin ng mga bawat lugar na pinupuntahan natin. Hashtag MMK. MPK. Ayan po. Kailangan MPK. Talaga pumili tayo ng mga makakasama natin na willing magkuhanan tayo ng mga larawan. Kuhanan tayo. Pero alam mo, alam ng mga friends ko yan na mahilig po ako sa mga larawan. Pag binigay ko na yung cellphone, dapat picturean mo ako ng napakarami. Kasi ako yung automatic na yan. Oo, automatic na sa kanila yun. Alam na nila yun. At ako yung pipili. Dapat picturean mo ako ng rami. Ako na yung pipili. Ayan. Alam mo, maganda ang Singapore. RJ, yes. Alam mo, higit sa kaibigan, dapat... pag tayo pupunta na rin sa iba't ibang mga lugar, dapat meron tayong kumbaga special someone na ano. So sana sa susunod na pagpunta mo ng ibang bansa, meron ka ng special na kasama para siya na mismo kumuha ng larawan. At kayong dalawa, all together, selfie together. Ano pero comfort gesture, di ba sabi ko sa iyo kanina, ako talaga most of the time, me time eh. Mas prefer ko talaga na ano lang, oo. Mas gusto ko yung ganun kasi mas tahimik ang buhay ko ng konti pag ganun ang sitwasyon. Kasi nagtatravel ka na to, appeal, ano, to unwind. Pwede ka bang samahan si Camper RJ pumunta sa ibang bansa? Pero alam mo, tutor Jester, minsan madalas din ako nagtatravel na mag-isa at ang bawang ko lang ay selfie stick. Hindi naman kailangan may kasama ka para i-enjoy mo yung buhay. Diba? Correct. And naniniwala ako. Ang lalim ah. Pauunahin po yung mga mas matanda sa akin. Kaya mauuna po si Tutor Advil at saka si Tutor Jester dahil mas matanda po sila sa akin. Okay. Pero anyway, soon mga travel learners, ipapasyal namin kayo nila Tutor RJ at Camper Jester. Malapit na para sa aming last episode. Ayan. Yes. Kaya naman, abangan nyo yan. Magkakahandaan natin yan. Magkakasama. Ayan po. Ano, tulad nung sinasabi ko kanina, napakaganda ng Singapore dahil gumaganda kapag gabi na. Ayun po yung paglalakbay ni Tutor RJ nung bata siya na nangarap lamang na makasakay kahit isang beses lang sa aeroplano. Pero kung bibilangin po natin ay 8 beses na po akong nakasakay sa aeroplano. Siyempre yung papunta at pabalik. Pero ganun pa man, may mga bansa na tayong napuntahan, may mga bansa na tayo, marami na tayong kulturang na nalaman sa kanilang bansa. Pero yung puso natin, mananatiling pusong Pinoy pa rin. Kaya po, ito po yung makikita sa aking pinto, mapa ng Pilipinas. Dahil po, kahit saan man tayo mapuntang bansa, hindi po makakalimutan na tayo ay isang Pilipino. At hindi natin kailangan kalimutan yung mga ligas na yaman na maipagmamalaki natin na meron tayo sa bansang Pilipinas. Ayan po yung mga iba't ibang lugar na napuntahan ko din sa Pilipinas. One of my favorites siguro ay yung Talagas Island na matatagpuan po sa Camarines. Ayan. Saan po yun? Saan po yun? Ulit? Camarines sa daw. Camarines. Sa Camarines. Well, alam mo, Camper Jester, maganda tong naituro sa atin ni Tutor RJ, mga travel learners. So kung gusto mong, kung ikaw ay travel explorer talaga, parang ganyan, pwede kang kumuha ng sariling mong mapa sa iyong pintuan o sa iyong, kahit sa notebook lang or something, para kahit paano, meron ka rin mga listahan ng mga napuntahan mo ng lugar at saan mo pa gustong makapunta. Actually, napakagandang idea nito at maraming salamat sa pag-share nito at hindi pagdadamot ng idea na to para naman maka-inspire din ng ating mga future
travel learners or travelers sa iba't ibang lugar, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa din. Ayan. So, maraming maraming salamat, Tutor RJ. Kinaya natin. Kapit lang, ika nga. Ika kaya nga. Naman, maraming salamat talaga. Ipapasok natin ulit si Tutor siyempre, Shao. Oo. Bati mo naman, yes, Camper RJ, ang iyong ang ating kaibigan na si Ate Dory. Kasi parang sa dami na ng iyong napuntahan, gusto mong tapatan ang ating pinsan na si Ate Dory. Hello po dyan. Ayan. Anyway, wali. Anyway. Diba, sa tabling ko lang, Tutor Anvil at saka Tutor Jester, dun sa mga bata na kasama natin nanonood ngayon, basta mangarap lang tayo na makapunta dun sa mga lugar na gusto natin. Definitely. Wag nating isipin na hanggang pangarap na lang yun, kailangan gumawa tayo ng paraan para maabot yung mga pangarap na yun. Hindi man ngayon ang panahon, pero merong perfect time na makukuha natin ang pangarap na yun. Kaya nga nakasura dito sa ating t-shirt, live, love, and travel. With that, nice. maraming salamat po. Thank you so much, yes. Tutor RJ. At syempre, Camper Jester, pasalamatan din natin ang kapartner niya sa Kwensaya program, si Tutor Shao, sa pagbibigay sa amin ng isang napakagandang paglalakbay sa Louisiana, Laguna, at of course, sa mga Asian countries. Camper Jester. At syempre, dagdag ko lamang kumbaga, bukod sa paghihintay at pagsusumikap, matuto din naman tayong mag-impok or mag-ipon para sa gayon, mai-ready din natin ang ating sarili para makapag-travel din sa mga susunod na panahon. Kaya muli, maraming salamat sa ating mga nakasama ngayong araw tutors, na ito. Yes. okay lang. Mga tutors, ang kwento sa tutors natin, si Tutor Shao live na live from Laguna at si Tutor RJ na live from Pampanga. Maraming salamat sa pagpapasyal ninyo sa amin this morning. Salamat! Bye! Thank you! At syempre, oy, Camper Avil, bago tayo magpaalam, next week, hopefully, makakasama na natin ang ating mga inaasahan na mga bisita. Yes, that is correct. So, maraming salamat ulit sa ating mga bisita this morning. At kaya naman next week, mga travel learners, huwag natin kalimutan abangan, of course, ang TraveLearn ETUlay, ang Saya program, every Tuesday from 9:30 a.m. to 10:30 a.m. Kasama, of course, ang iyong Camper of Hill at si Camper Jester. At paumanhin muna kung sakaling naudlot ang pagbisita ng ating Secretary Harry Roque at ng isa sa mga PBB housemates na si Jason Gainza. Pero asahan natin yan by next week. Tama ba, Camper Jester? Yes, gagawin natin ang lahat para makadaupang palad nila muli or makadaupang palad na natin sila. Kaya naman, asahan po ninyo na mas pagbubutihin pa namin ni Camper of Hill at ng buong ETUlay Summer Camp at TraveLearn ang ating mga remaining episode para po yan sa inyo. At hindi lamang ang TraveLearn at ng buong ETUlay Summer Camp, kabilang na siyempre ang ating principal na si Sir Madge at ang ating mga direktor na si Direk Mommy Joy. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama nating online travel learners this morning. Muli ako ang inyong Camper of Hill mula dito sa Bataan. At ako naman ang inyong Camper Jester mula dito sa Makasaysayang, Bayan ng Taal. Maraming salamat. Ito ang TraveLearn ETUlay ang saya. Kailan na tayo magkakasabay, no? Bye! Paalam! Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS-EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad.